Nanindigan ang DepEd na hindi kinakailangan ng academic freeze dahil may sapat na guidelines ang ahensya na ipinatutupad sa mga nasaranta ng kalamidad. Kasalukuyan nagsasagawa ng inventaryo sa mga paaralan para malaman ang mga kagamitan na nawala o nasira bunsod ng bagyo. Maaari ring maantala ng bahagya ang pagpapasa ng mga modules ng mga estudyante bilang bahagi ng konsiderasyon sa naganap na sakuna. Bago matapos ang taong ito, inaasahang mailalabas ang mga sobrang printed modules at magre-reproduce ng mga bagong kopya na magagamit ng mga mag-aaral upang magpatuloy ang distance learning. Pinapayagan din ng DepEd ang rotational distribution o hiraman ng mga modules at tinitiyak na na-disinfect ang mga ito bago ipasa sa iba, lalo na sa mga lugar na hindi posible ang 1:1 copy. Napakalaki ng hamon sa ating ninanais na ang mga kabataang Pilipino ay tuloy-tuloy na matuto. Pero po, pagka tayo nagkapisig, tayo yung nagbayanihan, kakayanin po natin ito. Samantala, kinundin na din ng DepEd ang kumakalat na larawan ng isang summative test na naglalaman ng body shaming sa isang kilalang aktres. Paglilinaw ni DepEd Yusek Justado San Antonio, ito ay hindi module, kundi isang pagsusulit na ginawa mismo ng MAPI teacher, kaya hindi na ito nasuni ng central office. Aminado naman ng DepEd na ito'y mali at nauna nang humingi ng tawad sa aktres. Tiniyak din ng ahensya na naka-quality check ang mga nilalaman ng modules at kung sakali mang may nakalusot sa mapanuring mata ay agad na naglalabas ng erratum. Hindi po yung pinapayagan ng DepEd, sinisiguro po natin na walang suporta ang walang instruction ang DepEd na sa mga aralin ay magkaroon ng body shaming o ng pang-aalipusta ng mga ibang ethnic groups at lahat. Hindi po tayo nagtuturo ng ganyan kasi nga po ang tintahin natin ay mag-respeto, i-celebrate ang ating diversity. Sara Lagsak Arsenio, Newslight sa Umaga.